Sabay na nanuyo sa Butuan City nitong Sabado ang ilang miyembro ng Daang Matawid Coalition at si PDP Presidential Candidate Mayor Rodi Duterte. Pero hindi nag-cruz ang landas ni Digong at ng LT Senatorables na sina Laila De Lima, Mark Lapid at Ina Ambilotto. Aminado si De Lima na kailangan nilang magdoble kayod sa Mindanao kung saan nangunguna si Duterte. Pero bago matapos ang kampanya, bumanat ang dating kalihim kay Digong. Imposible raw na matatapos nito ang krimen at katiwalian sa loob ng 6 na buwan. Sinabi na ba niya sa atin paano niya gagawin yan in 3 to 6 months? Although syempre, indirectly, alam natin kung ano ang plano niya. Hindi posible yun kasi lalabag sa batas yan. May payo si De Lima sa mga gustong bumoto kay Duterte. Isipin mo naman na hindi dapat katanggap-tanggap yung ganong modelo, yung ganong pamamaraan ng paglaban sa kriminalidad. So kung yung isang presidential aspirant, ganon ang sinusulong, magdalawang isip po. Welta naman ni Digong kay De Lima. Alam na daw niya kung anong gawin ko. Oh, mabuti pa niya, alam niya. Siya si criminal mind actually. Very impossible daw kung mangyari yun. Sa kanila kasi mga bobo. Huwag nila akong isali sa kanila because I said they do not have the political will to do it. Ni hindi nga raw umaksyon si De Lima nang sabihin sa kanya ni Duterte na talamak na ang droga sa New Bilibid Prison. Sabi ko, droga is flourishing inside. And it took her more than 4-6 months to act. Is that not negligence to you? Sa report naman ng Philippine Daily Inquirer kahapon, sinabi ng ilang pulis na kapag si Duterte ang naging pangulo, hindi raw nila ito susundin. Gagawin daw kasi sila nitong mga vigilante sa pagpatay sa mga kriminal. Dapat pa rin daw ipatupad ang batas kahit sa mga nagkasala. Wala pang